Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyayarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod at parangalan mo ang mga tagaroon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya, nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor, kasama ng mga tripulante. Ngunit nang nasilay na sa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan na matinding takot ang mga tripulante
Kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa iba pang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante, "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayun nga ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay isang Hebreyo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumaya pa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang sa mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat namin gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila na matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nananalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinugot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napatpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak ng kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naaalala kita, poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Haleluya, 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 haleluya. Magugutom sa ni Kristo, mag-ibig sana kayo, katulad ng pag-ibig. Haleluya, 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 haleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya,
ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang libita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 dinaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pahikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Di po ay magandang tanghali sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, kailan tayo dapat gumawa ng mabuti? O kailan tayo dapat gumawa ng kabutihan? Bawat sandali, bawat oras, tayo ay may oportunidad na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa ating mga pagbasa, sa ating unang pagbasa, napakinggan natin yung tampok na pagsasalaysay ng buhay ni Jonas, Propeta Jonas, kung saan siya'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa mga mamamayan ng Ninive, para yung mga tao doon ay magbago. Ngunit, tinanggihan ni Jonas sa una. Kaya nga siya'y tumatakas. Pupunta siya sa ibang lugar para takasan ng Diyos. Ayaw niyang sumunod sa sinasabi ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Pero alam natin yung naging istorya na ating napakinggan. Lumakas ang alon, itinapon si Jonas sa dagat at kinain siya ng isang malaking isda. At pagkatapos noon, alam natin sumunod na nangyari. Si Jonas ay napapunta sa Ninive at nangaral gumawa ng mabuting bagay. Sa ating mabuting balita, napakinggan din naman natin ang sinasabi. Nagtanong ang isang iskriba kay Jesus, ano hong maganda kong gawin? Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Sino ho ang aking kapwa? Ang iyong kapwa ay yung nangangailangan ng iyong tulong. At huwag nating sasabihin walang nangangailangan ng ating tulong. Araw-araw, may nangangailangan ng ating tulong. Kaya, araw-araw, meron tayong oportunidad, meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti. Kaya napaka-imposible na sa buong araw, wala kang ginawang mabuti. Samantalang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong gumawa palagi ng kabutihan. Kaya tuwing gabi, bago tayo tumulog, meron tayong tinatawag examination of conscience. Tinatanong yung sarili natin, ano bang ginawa kong mabuti ngayong maghapon?
ako ay 8 oras nagising, 10 oras nagising sa maghapon. Ano? Ilan ang ginawa kong mabuti? Mapagwala ho tayong nagawang mabuti. Boy, magtaka ho kayo sa inyong sarili. Bakit nga ba ako'y walang ginawang mabuti? Samantalang ang daming nangangailangan na gawa natin ng kabutihan. Sa loob nga ng bahay, hindi na tayo kailangang lumabas eh. Doon pa lang, ang dami na nating pwedeng gawing kabutihan sa mga kasama natin sa bahay. Ngayon, kung tayo nag-uopisina, pwede tayong gumawa ng maraming mabubuting bagay. Mga minamahal na mga kapatid, simple lang ang mensahe ng Diyos sa atin. Habang tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, binibigyan din tayo ng pagkakataong gumawa ng mabuting bagay. Sana po, sa ating pagdarasal, huwag nating kalilimutan na ipanalangin, Panginoon, sana ho, makagawa po ako ng kabutihan ngayong araw na ito. Huwag lang yung palaging para sa ating sarili, kung hindi para din sa ating kapwa. Sana po makita ko yung pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ibang tao. Alam ko po, marami tayong pagkakataon na pwedeng gumawa ng kabutihan. Panalangin natin sa banal na misang ito. Panginoon, mamulat nawa ang aking puso at isipan. Gumawa nawa ako ng mas maraming mabubuting bagay sa araw-araw. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ay iyong nang iyong pagligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaangin. Dito sa lupa para na.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mom.
ang bunga ng ibayo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang kligo, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito,
ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-5, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahe ni Maria, ang mahal na patrona ng Diocese ng Asin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tulada nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kami awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin ay handog. Ihatid mo kami sa langit sa mang mapagmahal.